daghang katuigan din sa kalibutan ang adlaw sa iyang pagbalik si Jesus mo pa. Happy midweek sa mga kabay, mga kapaglaom namo. Nya nausab kita sa atong episode sa Istorya Tabay. Ato pag-iiskutan karon ang topiko nga a wrong use of music. Ato ning istoryahan diri lang sa Istorya Tabay. Okay. Music is part na siya. Kung may iskot yan itag music, kanina ito na kay problema, makadunggag music, mahumpawan ka. It's the language of the soul. Yeah, music is the language of the soul. So, ang music, kung iskotan na ito, diha sa kinatibuga, is ang music, gigamit kini sa because there was a choir in heaven. Bisan pa manggani sa sinugdanan, si Lucifer, siya ang siya ay choir director dito. Sa katapusan usab sa pagluwas sa Ginoo sa tanan ng mga naluwas, mukan manganta kuno kita, dili na kanta ni Lucifer, the song of Moses. Ngano kita og mamukanta ta sa kalantahon ni Moses? Ngano na? Ako ni kita na nakon,
of Moses, it is found in Exodus chapter 15. No? And then kaninga song of Moses is all praises to God because chapter 15 is written out of the experience in chapter 14, which was crossing the Red Sea. Magpraise ta basta siguro. No? So that's the point, no? So gwapo nga discussion ni Pastor. We will discuss about music and the song that we're going to sing. Okay, sa lipat taong padayon, Pastor, tong yun si Pastor Dr. Trace alang sa pagampo. Pag-aampo kita mga kapaglaw, gamhanan na mo nga Diyos niiningatak na pag-aisgutan na mo may tungod sa mga alawiton sa tama nga paggamit niini nga makahatag og himaya sa imong ngalan. Panalangin ni kaming tanan, Ginoo, apil ang among mga listeners, viewers, na nagkadaiya nga mga platform sa social media. O labaw sa tanan, Ginoo, hangyoon na mo nga sa among diskusyon, ang imong ngalan, maoy madayig o matagaan o dungog. Salamat sa pagtubag sa among pag-ampo. Sa ngalan, Ginoong Jesus. Amen. Okay. Music is the language of soul. O ang music, kasagarang nagtipok-tipok, kanta-kanta gina, di ba? Okay, good. Pag naay gitara, bisang ganing uban, walay tuk-tuk, tsa-tsa-tsalay, ha? Ang tamurag, part na sa tao ba nga, mo kanta yun. Ganahan kita o kalantaon. Ang nakalamang nato sa mga Adventist, mo nang, yun sila, ang Adventist, dili yabag. Kay, naman tayo kanta buntag o gabi. Naman tayo family worship. And then part of the family worship is to sing praises to God. Mo nang, sige awit, malikayan po rin magyabag-yabag. Eh. So sa ato pa, ginakanta na to na sa simba, music is sa worship, para is an act of worship, worshiping God. You are exalting through praises of song. Imong gi-exalt ang kagamhanan sa Ginoo, ang iyang kaayo, ang iyang kamaluluyon. So ba? Tanan ba? Is describe about your God. Pero kung atong tanaw, no? Mahimo ba yung idol o Diyos-Diyos ang music? Kay kung atong tanawon din sa sinulat ni Ellen White, gusto na ako ning atong basahon mga kapaglaom. Ingon pa niya din, music is the idol which many profess Sabbath-keeping Christians worship. Satan has no objection to music. If he can make that a channel through which he gain access to the minds of the youth. So makita na itong pinaagi sa music. Sayon mangunta ma-influensyahan diha sa atong huna-huna. Kana tanawa lara god isa ka ehemplo ana kanang makadungog lang ta og music. Pinagi sa ato ang dalungan, musulod sa ato ang brain, dugay-dugay ang atong tiil, sugod naglihok. Wana na ta. Dayon ang tibuok natong lawas. So that's the time nga kanang the enemy will take control of our whole being. And we become hypnotized by the music. Dali na po'n gamito ang instrumento si Yawa, no? Music. Mm. So sa ato pa, kung doon na po'n ay heavenly tune, doon ay satanic tune. Tingali. May tuno nga pang langit, tapos tuno nga, unsawan? Tingali, it is the use. Ako dili man ko, wala magkagoy. Sa elementary pa ko, wala, dili ko kabaluan ng basic, bitawang ng nota, ang do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Di ko ka, determina na, abot mo, ginaantod ka, rumaw na yan kung hindi ka. Pinuangan ko sa unak, si ikaw pa, ay mo kanta, kanta na sila, say, mamemorize man ako ng lyrics. Lyrics. Kar. Ingnunin ko sa unak, ikaw pa, mag-practice ka. Wow. Mag-tune kang galaw ko. Muna nga, dire sa ito ang grupo, isa rama po yung maayo mong awit, dire. Oo, oh, siyempre, oo. Oh. Ano? Pahamba. Di ka lata. Dili. Actually, muna yung naka... Pastor James Lee, kuyo, gini kayo, pag-abutan ni dire, may kanta mo na ni. Mamo na yung impression sa'yo ako. Ay, katong first day. Ako pag-anan ako, kuyo ni nga, youth director dire sa inyo, nga yan, gini mo tanay, kay muawit mo na yun. Hindi nakalitan ko ato kay, that was 2017. Ni Jote ko og Domingo, pagkalunis sa Tindis of Prayer, gipawit ko. So, kraming ko ito eh. Nari ka to?
Ako gahulat ramang pud ko hangyoon mo awit. Ako si daghang hangyo ako. Magyuwet ta. Pwede mo join pastor. Actually, sa in line with what Pastor De La Cruz have said, ingon diri si Sister White ba nga, if music that is not abuse, it becomes a blessing. Yes. But if it is used in a wrong motive, it is a terrible curse. Yeah. Klaro gina magaisunan. Dili no? Lang tingali wrong motive, Pastor James, oh. Kundi dili wrong way of gamit sa paggamit nato. Dili so, sakto ba nga paggamit? Ang aturon ba? I've been to Africa. Ang Africa, Pastor De La Cruz, ang ilaha dito, it's their culture. Nakay kaliwat taga Africa? Kanang mag-istorya at nabay lang, tali lang tama personal. Ano to? Mag-isigot lang, istorya lang, tali lang tama personal. Pero din mo, dito, kasakay bita ko kanang elevator, kaya ako may pinakaitom nga pastor sa Davao Mission. Sakay may elevator, lima may kabuk, may ilan man ako kay mga director, kaya may mga director, na may staff dire. Kaya yung mission, kaya taga-union po. Pasti lang, na taga Sri Lanka, pati ito may kuda, ako yung pinagkaputi, dali sa kami ilubi ito sa amon lima, ako yung pinagkaputi, dito ginadaog-daog ako ninyo dito, mabitan na mamulbus na kita dali sa pagkita, dali, ay mo sa istorya lang tadi na nani. Pero, grabe, they are seven the Adventist. Kaya ang Youth Congress dito maghimo, pastor, magpastigyan, mabata ka na kung sa ano. The way this thing is their culture. Mm. Yep. Nagi ba? Nagi body language. Nagi body language. Mga Adventist ba? Bisa ilang mga president dito. Ilang president ba sa union president nila? Muna nagi ba? Kana ko nga. Kanang sigan, wala ka ng utana. Oh. Kaning sa nag-youth impact me dito sa Taiwan. No. Pastor Eugene, niuban dito sa grupo sa mga from Nigeria, ng mga pastors, mga youth directors. Nakapilog kanta sa ilahang kinantahan. Kani siya? Oo. Nya pagkahuman giganahan sila sa iyang barong. Agihupo yang barong yatag. Imo gihatag ilang barong? Ang akong imo barong? Akong barong imo siya. Oh, I like your shirt. Nako, you want this? Na maglay medo agihupo ra ko oberti niyang lipaya. Okay. Pero mga, ilahang kanta? Ilang kanta pastor. Makalilisang mura ba kun sa ato pa pare-pareho ra bitos pirian nga kanang kanta. Pilmero ni borhot. Kabayo nga bayo. So to my guy. Actually, pero we cannot judge them. Okay, even their presidents, even their union presidents are singing like that. They're singing like that. Okay, no. Magkaman tayo magiging, kaya kami nag-line up yung mga youth directors sa South. Grabe, no? Kami behave di kami, pero when they sing, it is really coming from the heart. Nga ka naman, managana nag-give me. And then Pastor Ted Wilson was there. Nas Pastor Ted Wilson, he behave lang siya. Pero he respects the culture, no? So dili kita ba, grabe. Pero ang ilang praises, marag directly to God. And sometimes, dagat mo mga tana, kay namang mga, naman po yung mga, ibutan itong mga extreme, no? Nga, pastor, dapat, unta, pastor, di na mo magam, kanang piano, pastor, dapat, tang, da, 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 ang guitar, pastor, tang, di na, ti, pastor, kung nga, pastor, no? Kung if you've been to Jerry and Friends session, huwag mo kukatulad dito, pastor, di ka, kumplito man dito ba? Wala pag, kamante ka, when they sing, based on the cultures, kanta yun, nga kanta yun. And then, naman po'y ginagamit yung mga. Pero, dere sa ato, controversial na, basta kuan. Ay, dere. Dere sa ato, ah. So, na ako'y dili ka kanta, kaya na ay accompaniment. Oh, dili pa kata. Pero sa ila dito, magdalaman, maganana pa. Mura pito, kanta pito nga. Kilay, kinis, kisan, aming, kinita. Pero, okay, isa ilang yun. Kani tao pito ang gikaspiryahan yun, naging masulti, naging maawit ba? Ako mo na yung kumplito ginitawan lang eh. Actually, ka nang nabaguhan lang ta sa ilahang kinantahan. Yeah, that's it. Kay ako, bitaw, na ako'y roommate nga mga gikan o Africa. Roommate me for more than 2 years. Sarang yun may kakwarto. Pero tigyon nang laguta ka ng first month nga nag-uban mi sa kwarto, ka nang ilahang music, ipatugtog mag yun nila. Maglakot mag yuko kay gawas nga iyahang tempo ako na anad. Nga sa kada adlaw niya patugtog. Religious music na ha. Pero kilayan ang kinantahan nila. After 1 month, bahalag na siya din ha o wala. Ako na mo patugtog kay ganahan na ko. Kay ano, wala lang tamaanad mga kaigsuunan no. Pero actually, katong isulti ni Pastor James Lee,
nga once nga mukanta na sila, it really comes from their heart. Yeah, yeah. Nga naman, tungkol kay kining mga black or kining mga Africans, kay balutan na they came out of hardship. Mm. So when they sing, they really praise the Lord. Mm. Sama tong ingon ninyo nga, tong ingon nato kaganiha nga the Song of Moses. Mm. Ang ilahang gikanta, ang ilahang experience sa kaluwasan nga gihatag sa Dios. Right. So diha ta makaksinati unya dito sa langit pagkanta nato the Song of Moses. Mao nay usa ka kanta tingali sa lang katono pero lahi-lahi og lyrics. Mm. Kay lahi-lahi mapunta og experience. Yeah. Ngano kang Song of Music no kay si David human siya nagagawa kanta mo puto siya wala man gigamit the Song of David. Oh. So, si David ka murag butambling naman to kanta. Oh. Di ba? La lukso ka wala kumuranang tugod na sa kalipay. Ah, kalipay ba? Kalipay sa kaluwasan nga gihatag sa Dios. Slavery. Slavery for many years, yeah. Hundreds of years, di ba? Yeah. And then nagagawas. And then, dito, Red Sea Experience, chapter 14, Red Sea. Red ikaw sea. Daw, first time mo kakita ka nga, ang dagat, mauga, unya oman, mamala, unya ang both sides, too big. And then, naka-adto sila tanan, human, pag-abot ni Pero, iyang mga sudalob, nibalik ang tubig. Grabe ang dilip. Sakto na. Mura ba ito, gikan ka sa captivity, gikan ka sa hardship, yun niya. Nakakita, bito ka mabito na ang chapter 15, kung masahan ninyo. It is more on praises to God. Praises yun. Ila yun yun sa pagluwas nila sa Ginoo. Grabe yun. And actually, I have a sermon on that. Napoy part sa, napoy problema sila, di ba, in chapter 20, verse 23 nga, ato sila sa marang, ang piting, ang itom, piting, ang tubig, piting paita. Pero gilabi ni Moses ang tree, and then nahimong sweet. So, you know, and that tree symbolized the cross. And then it's dedication. So kani chapter 14, mabita na kana kung we were going to sing the Song of Moses because it is a song of celebration, it is a song of victory, and it is a song of praises to our God. Again, actually, when it is abused, kung abusuhan mo gunato, katong taga Africa, they are not abusing. When they sing, dili man ka makaingon tong abuse to nila. I don't know kung kanibitong atong mga kanibitong mga very conservative nato ndre. Makadungog dito, marag maluya gyud. Dihag yun. Oh, pero atong tanawon no, kaning Song of Moses kung atong tanawon, kaning music makigsunan, even angels cannot sing that song. Mm. Only people who gone through the experience of being lost and saved by the grace of God can sing that song. Correct, correct. Makigsunan. Lipay ko ana nga mensahe kay makakanta na di ay ko anang panahuna. Sulo ka na panahuna. Ah, na mag-duet na tana. Mag-duet na tana. Naigi yun, di ba? About sa music, naigi. So, akong basahon lang na. When turned to good account, music is a blessing. But it is often made one of Satan's most attractive agency to snare souls. Yes. Sorry. Di kayo ko na. To snare, na? Is that all? Hmm? Music is a blessing, but it is often made of one Satan's most attractive agencies to snare. Kanon say snare? Pagdaot sa pag pagpanintal. Diba? Actually, pagdani. Kuan mo guni siya? Pagdani. Sakto lagi niya. Ang music gamiton guni siya wa nga unaware ka ba? Most attractive. Yeah. Most attractive agencies. Kadaghan mag mga gaot sa music. Atong balikan si Pastor Gupit. Pastor Gupit, paminaw ha. Dagag mga babae nga matandog ang kasing-kasing pinagi sa awit. Yes. Awitan yun niya. Awitan yun mo kasi gupit. Kainumdum ka sa una. Labor gyan po ng awit. Munang mas nindot ang harana sa una. Inaharana na ka? Wala. Wala. So kay paminaw ni mo, naharana na. Mas nindot, Jude. Mas nindot man jud ang experience sa mga babae sa kaniadto kay ang mga lalaki apagtuon jud sa balay sa babae, digto magbuhat og mga buluhat ton bitaw pastor din haranahan pa tagaan pag letter nindot kay to ibalik jud mo no kung ako lang no ikaw si JB kung baltan kananay lalaki nga awitan juga niya por mintide ka mahagbong lukso na sa bintana ido makuan pastor ay ma mahulog jud imong loob labi na kantahan ka sa mga kanta pod nga imong ganahan namina ka ya kung yabag ang tingog. Dili na mag-matter sa tingog, Pastor, sa kung ano lang, sa lyrics sa na lang. Na lang sa effort. The language of the soul, mga siyabay, kana bang, usay di masabtan, pero sa music, di agit ambot, kana naging tanan, gid ba nga? Mato bito nga, gamito ni sa Yawa nga,
di unaware bitaw ka nga nasuna bitaw dai kasi awa ana ba abi no manak kanak manak gina awitan gina ko talabay no nya kanang sungsungo na ko nga gitar gitar na pago sige kanta daw niya kanta ko kanang chong koila ana bitaw Murais mo ka ng chukwila. No, Pastor. Sampo. Ayun. Chong koila. Adi di kong kong nang. Ano na ba? Oh, Murais ko na? Ibibit. Iwasa ko na. Iwasa ba? Chikiki dik. Ambo chichi chang. Ambo di kong kong nang. Ambo chikik. How di ko na ba? Ginaan mo ko na mo kanta-kanta ba? Unya, ingat si Rade. Usa may kipo sa butana. Actually, si Yuyuy, si Yuyuy Biyami o si Max Urban. Gi-interview sila. Wapos sila kasabutan na day. Ang historia ng asong, niadto sila sa China. Pagadto sa China, basa-basa, di basa ka basa. Mutungin sila kayo, kumpusa ganda rin. Habi, kumpusa sila. Bisa ko sa, buchi kik, ana, kanta rin lang. Ang buchi kong kong na, ang buchi kik. Kaya iti sa song na nakita nila, kumpusa nila dito sa China nga. Namula ni sister. Coronavirus, no? Mabila na ba? Dito, gikan sa China, coronavirus. Pero, my point is, Pastor Gopit, ang kanta yun, makapa... Ay, pastilan. Ako, nakauyab mag-ug ika. Kapilang uyab lang ko na ba? One, two, three. Pero, kulang rin mong tulok, Pastor Roy. Ay, kadwa, ikadwa ang uyab na ko. Kung bilib lang kunin mo, kaya dali na ka makauyab nga, di ba ikaw kagwapog yun? Di, mawag ka rin. Gilo ba? Kita diri. Gilo ba? Ala, Pastor, nanonood lang yun. I-flash ko. Actually, kani istorya ta bay. Di lang kita ma-personal regard ka ng istorya lang ta bay. Bay, ana man, kanta hindi ko jung kita. I-close up daw. Unya ang katong ba ina des at bang ginamo. Pero kural lang ba? Kural ba kanang screen attractive good. Attractive good na siya. Ah, kanta-kanta rin, duit-duit mismo merkada na ba. Minsa nga, oy, James, pwede ka nang mag-request og song? Kasi kaya, sa song niya, kantahon din ako. Nanguyab ito ko niya, eh. Sugot gid siya sa taon. Wow. Di na ka mag-listen. Bet, paminabit. Dagag mga... I-develop ang talent, Bert, sa kwan. Tingilig na tanong sa singing. Importante, pero once it is abused, it is... Nabawla na. A terrible curse. Actually, music, Pastor Dela Cruz, is very, very controversial. Yeah. Okay, if you're a singer, dagan ba na yung kwartahan na ng singer? Pagkanta-kanta na, di ba? Nakuha tip ni mo ang ba? Talent, ito, talent nga singing ay sa dancing, asa may mas daghan ang ganahan na tao? Ay, dancing o singing? Singing, eh. Singing, you know? Singing. Bitaw, no? Manako, nakuha tip ni mo, kay kani, di, maradili magkakadrive o Davao straight, no? Matulog mong giga sa atong-atonga, no? Hmm. Tulog, ano yung dili? Matulog yun ko. Katulog siguro ko matulog kung atog Davao. Going to Davao. Ako, kalos gino, street on mo ginako na. Kaya di pa man jugo katog. Pero, ang akong music, kaya balagin akong family, nga, pagdain lakaw nako, nag-yugay music. Nag-yugay music. Dili na pwede ako yung music. Kaya, ka namang, lami i-drive basta ka na yung music niya. Kusin yung nita na ako bitaw, balik mo tog mo na. Kaya, manang silos yun, tulog na niya, ay kabala ka, kaya mag-drive niyo ko. Tulog na siya. Basta na lang ko yung music. Kaya, para sa kuwa magod niya, ka nang, labi na to imong music nga wa nimo gihatag gyapon si kuwa. Ha? Ulo ko sure. Nana ko sure, nana ko sure. So nindot kay katong atumig gikan mi alas 4 to siya na siya. Mm, nagtagad ko isa ka oras sa imo ha. Oh, alas 4 naka-skid ko gugo nang 10:30. Gikuha ko na kong muka 160 pastor. Wa gikuha ko na kong muka so isa ka oras. Ano ba nimo? 45 minutos. Pero tingo sugay kusog kong dagan atong na. Pero wa ko na katulogon ko kay music na inspired. Lami kay mga music pantigulang ba? Yang yeah. At least to praise God. Yeah, dili lang po sa pagkanang imong pag-drive pastor, bisan po sa kanang pagpanghinlo. Ay, kanang mama? Pagpanghinlo bitaw. Ah, okay. Kanang mawalan ka makawala ka na manghinlo ka kanang mingaw bitaw kayo mas nice makagana. Oy nga makagana bitaw pastor. Ala, kanang pwede ka magtumo sa imong balay na may mag-music na dito. Kay maglaba ta dito. Bitaw no bisan sa problema. Kung nakay problema, nabitaw kanta sa una sa kabilanggo kanang Merry Christmas na lang sa mga taong nagduot ka nako aron ako mabilanggo. Sa mga taong walay kasing-kasing. Walay kanta na. May kanta na sa piniriso. Muna, palaw nila ginakanta ka ng Christmas ba? Na, ang lyrics is, di ba ko kabulong mong kanta ko? Ikaw kabulong kang kanta na. Ang tono na. Ikaw, Merry Christmas na lang sa mga taong. Songer. Bilanggo ako sa kaso nga
sabit lamang. Oh, sabit. Na-appeal sa barkada, sa salangwa ko'y naibalaan. Pero di wala mo dulo, wala man ay message sa ako kay pagkabilanggo na ako, di man sabit, ako man ginaghimos kaso. Ako man. Ah, so di ko agad yato. Pero rin mo, Pastor Eugene, so tiyan mo, I heard many stories nga, ang conversion yeah. is through music. Music. Oh, bito, Pastor. It is not by Bible study, it is not by public speaking, evangelistic meeting, pero na natandog pinaagi sa music. Yes, bisan oh. diri sa Hope Channel sa mga music nga mga oh. ang mga tao na yan ang comment, ganahan sila sa mga Christian musics nga ginapa kwan diri. No, actually, Pastor, kani ang though naayuban sa crusade, kadaghanan ni sa crusade kani ang dili sila matandog sa mensahe sa gihat nga gihatag sa kuan kani ang mga lecturer, but then attached sila pero, sa mga music nagpabap. Dili ka kanta na ba? Na, ay, dili ako. Ah, dili ka. Example ko nung basit, kanta. Dyan, basit, huwag mo kanta ko, mawala ako nga tao. Dili, ay. So, maligin na, nga, gamitong ginato sa saktog yun yung mga pamagi. This is what Sister White said. Music is often perverted to serve purposes of evil. And it thus becomes one of the most alluring agencies of temptation. But, rightly employed, it is a precious gift of God designed to uplift the thoughts to high and noble themes, to inspire and elevate the soul. So whether or not there are two ways how to use the music, either in this way or in the opposite way around. So lipay kita nga nagitay music sa atong panimalay, nagitay awit sa atong church, even our offices magigsunan, wherever we are gathered. Manikalamin no sa atong church no kay bisag asa ta any devotional nagi opening song nagi closing song because really it uplifts the soul and then makakonverter ba kaning open part sa worship good yeah part sa worship it can, can be you imagine a worship music. Without music yeah. What a good og wala no what a kulay yun oh parehas okay, balay ba nindot ta kay mong balay pa nindot ta kayo walay bulak walay tanong Bati, no? Uli kahoy. Mane gisulti ni Ellen White, tanawa ninyo. Music forms a part of God's worship in the courts above. Yeah. And we should endeavor in our song of praise to approach as nearly as possible to the harmony of the heavenly choirs. So, bisan pa sa atong pagkanta, sa to ang pagsimba diha sa ato ang Ginoo mga kapaglaom, no? Ma-endeavor ta nga kung mahimo ang atog yung madayag ang Ginoo. Labi na kaning mga, this is just an advice sa ato ang mga singers. Nga sometimes, not to judge, no? Masin lang ni. Nga mag-perform ta or muawit ta, and then atong huna-huna, dayigun ta sa mga tao. It is not that we are to be praised by people who are listening to us, but ang atong awit unta dayigon sa Dios, madayig ang Dios, og ang mga tao na minaw nato, mudayig sila sa Ginoo tungod sa atong dili sa awit. Singer. Dili sa singer. Mana. Performers, so, no? It boils down to the praises of God. Yes. Gisa nag-awit, unsay gi-awit, dili ikaw ang nag-awit, magaysunan. Ikaw mo'y tanahon. Apan makita gyud ang kaanyag ni Ginoo sa imong pag-awit, no? Amen. Usa ka panahon ana naguban ko sa singing group sa Montevideo College katong Advent Pelomel. Ha? AP dai ka? Oh, naguban kay. Naguban. Kini silang engineer mabida katong sila Rikin lang Aynor, wala bay kay kami ni Pastor Junirin nana sila karon, silang Aynor nana sa US, nana sa si Junirin na sa Virginia. Wa may mo guide sila sa Iloilo niya, wala pa matututo ni Kinto. Ako, wala ko'y plano mo ba? Naro ko'y barko, nagatod sa ila diya sa pier. Karun kay, pugos mong gunila. Yung wala ko'y sininagod. Ang nakakuyog ko, pag-abot dito, namabukoy ma kaila sa kay Karuling mo to. December. Si Hel, Jung Saberula. Nga, Saberula, yes. Doon sa Amerika. Florida. Oh, nurse naman siya dito. Oh, dito, me. Ako silang giubanan-ubanan dito sa mga kailapon ako. Kanta dito kay Pagkaroling ba? Paggawas na ako dito sa simbahan sa Iloilo, pukun namin, gito sa imong makanta ba?
nagipos-ipos lang ko ya kay kato si Jungjung o ako na mayong-mayungan ba na mayong-mayungan ay lumilom lang ko sa ipos-ipos lang ko kini kinalaan ako nga may mukanta o gerani. Actually, guwapo gyud ang music. Kaya mga tao mangod, kung i-approach mo music, halos magid ganahan. Muna nga, subject po siya sa abuse. Eh? Alluring way. Eh? Malingaw ka ba? Malingaw ka. So, gamiton gyud. Kaya kamo mga singer diha, na mo na itong mga nindot o mga awit, ay alikayan ginato ang pag-abuse niya na. Kaya possibly, magamit kita sa kaway. So, ang ilahanan na gyud dito sa imo music nga ma-exalt, no? Ma-praise nimo dili ikaw kung dili ang Ginoo. It is not a display of talent but mimong mahimaya ang Ginoo. Amen. Dili ka mo ikaw mo makita kung dili ang makita diha si Jesus Christ. Yes. Ingon pa niya dinhi. Singing as part of religious service is as much as an act of worship as is prayer. So, ang pag-awit di ay, pura gihapon ta nag-ampo. The heart, ingon pa niya din, must feel the spirit of the song to give it right expression. Muna nga, kini nga to ang mga kaigsuunan ng mga Africans, they really feel the spirit of the song with all this matching expression. So, makita na to mga kaigsuunan, no? Mubalik yun ta dito sa punto, nginig-awit na to, ang i-praise sa mga tao, ang dayigon sa mga tao, it's not the one who sang the song, but rather, ang mensahe sa awit nga nagtudlo kanato ngadto sa Dios, nga siya'y makagagahom, magbubuhat, og atong manluluwas. Amen. Nakabasa ko, Pastor Eugene, sa sinulat ni Sisua, iyang vision ba? Nakikita siya mga young people na gather. And then, they choose music that is not really fitting for God. Abinin mo, ang angels with sad faces, nang hawa yung taon niya naghilak. Manin si Sister White. I read that. Nga statement niya nga. Nag-gather ang mga young people, and then, dili sakto ng music ilang gipaminawan. Yung taon, hindi ang mga manlunda nagpalayo yung taon niya with sad faces, nang hilak yung taon. So, you know, usay ba? The choice of music that we are, you know, we are singing or we are into, kanag yung atong pangutan-on kung kanyang music ba, makahatag bagpagdayag sa Ginoo or makahatag bagpagdayag sa pikas po nga kampo. Ano ba? Makapadagan sa mga manulundas, Ginoo? O makapadagan ba? O makapadol pa? Yes. And also to sing with that. So, mag ito, balikan ginako, when it is abused, it becomes a terrible curse. Pero kung it is used in a right way, it is indeed a blessing. It is a blessing to you and to the gathering of people nga nag-aawit niya ng awit. No? So, duwara gid mga bata nun, it's a choice. Kay usahay mong karon, maradaghan na kita mga music, bang murag, dili bitaw, dili kayo gid, dili maka-uplift sa soul. So it is a choice. It is a choice of music. Nga kanang it is not the wrong use of music mga kaisunan ng ato padakon gyud. Kinahanglan the right use of music, the right kinds of music, the right way to sing that music mga kaisunan, and then it boils down with choices. So whether mapasalamatan ang Ginoo, madayong Ginoo or dili, no? So that's it. So CJ, sa may nabay song ni mo nga marag naka-uplift gini mo. What is your favorite song? Kan man, Pastor. Ano ko sa lang yun? Gibo? Ikaw sila. Ano sa man ni mo ang favorite song? Renew Me. Ano sa ganang Renew Me gini? Sa... Nakapakuan mag-good siya na ako. Oh, kanang... Pwede mo na sa paglisensya. Anong... Renewal sa... Nananito sa song i-play na ba itong Sabado? Wala. Yes, it is a religious song wherein makapahinuklob jud ka ba o kaniang sakto ba jud ni ako. So, renew me. Renew me. Imo jud na akong gina-ask
kay Jesus sa atong Ginoong permit i-renew ko kay ingani akong binuhat ta dili jud ni siya mao. Kabalo ko dili na siya mao then. So God mauna, please renew me with work. So that's why I am here now. Mauna, Estorya, ha? Mauna na po na akong song. Kaya gusto po ko i-renew sa Ginoo gid in a daily basis. Ikaw, CJ? Kuan, Pastor, trust to the Lord nga kanta. Masa na kita? Sa The Doors bitaw. Trust to the Lord. Na, 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 na. Masa na to? Ah, paborito nga song. Nonsa. Ikaw pa sa'yo, Jan, sa'yo favorite song ni mo? Favorite song? Oo. Ah, no problem because all song is my favorite. Isa lang? Isa lang? Oo. My wife is my favorite singer. Masaya yung mga favorite song? Seeking the Lost. Wow. It's a song of a pastor, right? Yes. Ang ganaan ang kanta? Oo. Ganaan mo tanan? Basta... Huwag kayo sa unsa? Huwag kayo sa unsa? Sa unsa? Oo. Huwag kayo kanta nga... Kanang medyo ning dulog din sa inyo ang kasing-kasing pastor. To all the girls I love before. Wala. Gilbert Humperdinck. Wala ka na. Imo si Jay, sa ito imo song? Trust to the Lord. Sino, sa kita? There is no other one like you, the one we can lean on to, love that He gave to us, it stays forever. So, nagkanta na ko din. Okay, thank you for this special song. I now begin to preach the sermon of God. Huh? Thank you for this song. Thank you for the message and song. Akong favorito ng song is Closer Than a Brother. I like that song. There is a friend who is closer than a brother through thick and thin. I like that song. So, kaning mga songs ba? We love the song. And we thought that this song would really kanang uplift our soul to God. Hindi pa kita na. So kanang natanarong diyan, naapun mo yung mga paborito ng song, no? We know, naapun mo yung paborito, mga favorite songs sa inyong life, God. And whatever it is, musang ko yun sa pagdaig sa Ginoo, og dili sa pikas nga kampo. Ha? Pikas nga kampo na siya. Alangan, naabdabi ang kakampo ang kalibutan ron. Kam. Oh, evil and good. More ba yan, doon kampo. So, kasi naman, kanang mag-gather ang mga, uy, ilisod ka igin, mag-gather, and then, kabi ang mga rock, no? And then, akala niya, pagyod kay, pati ang ginuoy appeal, pagyod sa mga rock, ma? Wala ginibitaw, no? Blasphemy kayo, no? Oo, grabe ba? Grabe ka. Mone yung gisulti niya. Mone yung gisulti niya. Pastor. Gisulti niya, Ellen White. A bedlam of noise shocks the senses and perverts that which if conducted aright might be a blessing. The power of satanic agency blend with the din and noise to have a carnival. And this is termed Holy Spirit's working. Sahay. Mo ba yan ang kwa nila o sahay kaning mga nagagamit sa mga awit nga. Kani gamit ni si Ginoo, balaang espiritu na ni, kanang nagsayaw-sayaw na sila. Pero actually, it's a bedlam of noise. Kung atong tanaw, no, there was an experiment nga gibuhat sa pipila ka mga tao. Kaya bitaw maminaw sila o religious music nga very kikwan ba nang maka-uplift. And then ilahang pisliton bitaw one part of their muscles. wala ka pain, irritable. Then sunod nila gibuhat kanang rock music. The same point, pag pislit ana sakit magyud. Sakitan sila. Oh, so there is an effect sa ato ang lawas labi na sa ato ang brain sa kind of music nga atong ginapaminawan. Uyawa, no? Muna nga, let us be careful. So, ang music baya, makatabang po ni sa pag-ayo sa balatian. Because it suit the mind. Gani, I still remember sa naga-clinic pa si Mrs. Sa kapaagi ana aron nga dili kaayo sakit ang ipon. Pag-ibot sa ngipon. Ipon. You play soft music, religious music. Kay makon man na, ma-relax man gud na ang pasyente. Kung ang kwan bitaw sa music, ang iya tune maka-relieve na siya o ma-divert ang mind sa tao padulong ato sa Ginoo. Gapo. Kasi ang mind like anesthetic effect ha. Nasa soothing effect. Soothing effect no.
Unay dunay dunay kan ako nga ngutana siya ba unsa may maayo nga negosyo nako patukod kag kanang massage clinic nga tawag na tug musimas. Ang musimas man. Music with massage ba? Kanahan na ito. Musimas. Siya, okay sa na niya. Kanang mga guwapo nga ka ito. Sada sa ngalas. Musimas. Musimas. Music with massage. Ano? Ah, ang tao, maulian. Gano'y kayo, mga stress mo kayo mga tao. Mga dis- oh. Grabe ang stress sa tao. Yes, music is a stress reliever. Basta ka nang... I-paris ni muna. Pero dili ka ng rock music kay sa motor mistre na. You know din, kay, I don't know kung nagkaroon sa Davao, kani Sir Lawrence Lamera, ato may Davao Sona, ato may isa ka na bitong, usa ka, diyan nagpahilot si Senator Bato, diyan isa atbang sa Toyota sa Davao, sa Lanang, mag-jacuzzi, and then mag, ka na bitong bukal-bukal, bitong ligo, bitong kada, nyaman. Steambat. Steambat, nyaman. Puros mga laki, tanan. Oh, tagalan mo short, ano ba, nyaman, ligo mo, and then, i-massage mo for 1 hour. Lami kay, ato, it's a Korean massage ko. Ilang music ba, it's very soothing yun. Nga, mismo ikaw to, lami ikatulog, nga, lami pa yun kayo mo massage bito, tag 1.5 hours ang hilot yun. Kana, kung sakto yun na yung mga yun, marabag, it has a relation to your mind. Kana, bitong relaxing, kay sa last week, mapahilot ka niya, rock, marag, it's a noisy one, right? Wapapiyo po ko kakita o massage clinic ang music rock. Rock wala, no? Wala. Kanang mga, labi na kanang mga music, karon nga, oh, di na maginahanglan, mayo ka mo, natuno imuhang tingog. Bala, pagyabag ka, kanang kanta karon, basta ka-pronounce lang ka, okay na siya. Correct, correct. Muna nga, pasalamat may ni Pastor Eugene, kay maka-appeal na may aning kanta, kay wala, may tuno-tuno karon. At dinor na, sa inyo ha, Wala yung tuno-tuno? Okay na sa inyo, ano ba? Ang? Kanta raw. Kanta? Abay, kanay, sample na ba? Kanay, dahil na, dahil na. Hindi po mo natanong sa ito, no? Kanay mong favorite. Kanay kanta, be. Kanay religious, ha? Religious. We've come this far by faith. Ah, wagin. Leaning on the Lord. Sa bagay. Leaning sa ito? Habi na ko, leaning on the everlasting love. Nisimanggit ka, may. Nisimanggit ka, may. Pero actually, sa una, pa ako nagkasakit. Remember ba ako sa PUC Ambassador sa una? Ay mo ba? Oo, oh, pero nagsakit pagkuko mo na nga. Tiwas. Na. Sira, sira. Mamina daw may awit sa kanang nagsakit na. Sira, oh, sira. Na para mapuroy bagay na mga nagsakit. Ay, naki, basig ma. Madiscover, madiscover, madiscover. Peter Bagatanao. Actually, di mo kaya ito ang Estorya Tabay Magaisunan. Because we are talking about music, no? So, nalipay kami. Karon, actually, it's my first time to hear Pastor Eugene singing. And it is live here from Estorya Tabay. Actually, may, wala kong kadung mo bitang nag-awit ka. Bisag one line lang, karon pa yun. Napanilingan ko eh. Bisang song service, wala man nag-awit. Bisang song service, wala man ka. Atropastar. Dili. Ay, kung saan may chorus ato? Sa chorus ato? Ang chorus ato? Oo, ang chorus ato, may. Eh, ang chorus ato ba? Nga kanta ba? Wong. Kasi ka balong chorus. Kasi chorus, basta na isa linya. Ah... Na diha ka na daw. We've gone this far by faith. Oh. Leaning on the Lord, trusting in His holy word. Abi nimo. Pwede. Pwede na na pang team song. Takto Gilesia. Pwede na team song sa 40 days. That's it, no? And then you have heard our songs here. Nadunggan na niyo ang among mga awit ni Pastor. Ay, si Pastor Dela ko sa pagin ba? Dita mo hundang oi, dita mo. Wala. Bisa one line oi. Nagsakit mangod ko, nagsakit. Dili ta mo hundang oi. Nagsakit mangod ko mo na nga basig mabari ka, kung sakit. Nikanta niya si Sheila. Nikanta ko. Nya wa pa pun mo nagsakit ako na kagi ba ako sakit. Awit oi. Bayhan na gigurot mo 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 divide service mo to awit mo oi. Pasi yo. Kato ka pasi yo dito lalin to yung awit ro noi. Adili. Kung ako ni gari ko ka. Ora Mono po to'y? Oo. Pero dili ko, I like man, ang confidence aning tao, grabe good. Kanang, ako, namay giingon magod. The singing, ang kanta kanang, the song of music, the song of Moses ba, the song of victory. Moro mo na akong paglaom good. Kay makakanta na mong kuwana. Correct, kay, correct. Idaog na maka. Kuwa naman, kanta pag-awit man as pagkamadaugod. Pero, mukanta ba ko, pero kusiyon lagi ko sa kuntapan. Kusiyon ko, ayo kusga ba? Si Mrs. Seth Joy. Dili sa, kini si Paulo magod sa una, ili, naman ay kanta. Oh. Uban-ubanon lang yapong ko nila. Oh. Ako, bisag di ko kabulo,
mo kanta pero memorize ako usahay ang lyric pero mo kanta gani ko dako na nato say kauban na mo yung kusin inayo na imong tingog oh ako hinahinay na magina hinahinay kay lip sync usahay ma namuro ako paminaw lami na kay mabrag ang maka tingog day kong kusog ako si nanay mangusli sa akong kilid tag duha ka buok tuyo pero pero nalipay ko atong kwan nalipay ko atong dito mi sa constituency bitaw sa Northern Davao Mission. Mm. Nakakanta ba yapod ko anang kwan? Ako isang kanang, example lagi, Pastor. Kanakanta lagi ko o kanang team song sa oh. 40 days. Oh. So gani, asa na si Ford? Ako ay... Ayaw lagi, ayaw ito kwan ni Sigrito. Ako yung muralit, ako yung muralit, bay, bay, ako yung muralit, bay. Noon sa man niya, naman mi nito, mga directors. Gi-surprise na niya, okay? Okay, atong pagkantaon sila sa team song sa 40 days. Kanang patinduga. Pasulantaya. Pasulismo, ana. Paso Palmares, search him. Oh. Apis siya kami lima. Ah. Di, ikaw ka na eh. Niya kina may music season. Oh, oh, kanta gini, patinduga na. Oh, oh, oh. Siya po mga isunan. Si Paso de la Cruz, kung ano po. Tingala kung magkadungo biya po ka. Magkadungo biya ko sa tingong ni search him. Para diyon. Wah, magkadungo siya microphone. Gi-off niya yung microphone na yun. Tingala niya. Kami pindi sagit-sagit na namo. Wah, magkadungo. Shagit ba po ito? Live ya ha, dili ba ito recorded so. Kaya madunggan ba yan yung pag-shagit mo. Wala ko off dia itong microphone. Kaya pag-shagit na ako, boom, ana! Pas tira ni ko nga, bay, nagkantayin yung kapanir. Siya, boss, siya nga, wala mo kayo balong nga, off na ako. Nga na yung mani mo. And siya, hindi magugug ka memorize. Actually, di mo kayo yun. Nangantagin eh. Nahumanggin na mo. Pero dahil usa, gikan sa first word, gipalong na hantong nahumanggin. And I'm referring to Pastor Ray De La Cruz, ha? Munang, ay na lang ginayon kapila pildi yung boss kay, wala, off gap mo na yun mo dire, kung mag-drive okay. Na dire. Ako na lang ng kwan, magpa-quiz. Famous sa quiz. You know, balik ta, Satan is a musician. Mm. Yes. Lucifer. He's a musician. So, muna nga, iya ginigamit gigamit, to allure God's children. Kaya ang purpose nga malingaw ka sa kanta nga dili ma mo exalt sa Ginoo, mo exalt dito sa pikas. Kaya mo niyang pamaagi is part sa iyang modus operandi nga pag-deceive sa mga katawhan. Yes. In these last days, especially we are living in the last days. He used music. Mo na nga ato kay daghan man ma-attract gyud sa music. Ato ginibantayan ato mga kabataonan. Mm. Mga kabataonan, this is friendly and unsolicited advice nga hinumduman nato ang talent nato nga moawit gikan bayana sa Ginoo ato nang gamiton sa pagdayig kaniya kay kung dili katong gisulti ni Pastor Eugene nga sayon ra gyud ta ma madala sa kaaway pinaagi ni anang butanga kay nahibalo ang kaaway nga mo na atong gana mo na atong interest and he is a master musician. Correct. Tanan nga instrumento kaya niya na. Apil ang ato ang utok kaya niya na nga lisuon kung atong itugyan kaniya. Apan the good news is the devil cannot manipulate us if we will not surrender to him. Kung dili ta magsugot kanto niya di po siya kahimo sa atong pagmanipulate nato. Mana nga let us choose nga sa atong pag-awit, paggamit nato sa talento nga gihatag sa Dios, ato gyud dayigo ng Ginoo nga mao'y tag-iya ni anang nga talento. Amen. One hour na. Okay. Parting words. Parting words. Parting words. Sige na. Ay, una. Oh. Okay, okay. Sige, I have here a short kwan lang from Mary J. Blige. I believe there are certain things that God uses to get us out of a bad situation. And I believe music was one of the things he used for me. So don't forget, mga kabay, that your body is a temple of God. Use it to glorify God only, mga kabay. Ana lang kay para di jud ta mabira sa ato ang kaaway. Okay, CJ. Si ang ako lang maingon, Pastor, sa mga batan-on, mga kabay din ha, nga paningkamutan yun nato nga ato ang choices sa music is ma-divert ang ato ang attention dito padulong sa Ginoo, dili ta ma-divert palayo sa Ginoo. Kay ato aramang good ng choice,
walay laing makabuot ana. So ato ang i-control atong self nga dito gyud ta sa mga kanta nga makapa-uplift sa ato ang soul og maka mahimo pong blessing sa uban. Og I would also like to greet ang tanang mga viewers nato din ha sa Facebook, sa YouTube og sa television. Happy watching. And you choose music that boils down to the glory of God. Pastor Eugene? Yes. May gisulti si Ellen White at Testimonies for the Church, Volume 1, page 509. God is glorified by songs of praise from a pure heart filled with love and devotion to Him. So, mauni siya ang atong basihanan, inikanta na to, naka na makapuno mani sa atong paghatag o kimay o devotion diha sa Ginoo. So salamat mga kabay, mga kapaglaom for being with us for the 1 hour non-talk show diri sa Estorya Tabay. Sunod, aduna na tayo, aduna po tayo daghang istoryahan diri lang sa Estorya Tabay.